Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, ang pag-uusapan natin ay isang pautangan online na naman or loan app na kung saan pwede daw makahiram hanggang 60,000 pesos at meron nyo itong 6 months na loan terms. At yung interest nga daw ay 0.5% per day. Kaya busisihin na naman natin mga besh itong pautangan na ito kung okay nga ba na pwede nating mautangan. Okay? I-check natin kung paano nga ba yung interest, yung mga processing fees, yung pwedeng mautang kapag first time nga natin na manghiram at yung loan terms. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para makasali nga sa ating weekly pa GCash giveaways at syempre, dahil sa pa-cellphone giveaways natin na may announce every 25th of the month. At congratulations sa winner natin last January, si Ma'am Lysel, at yung mga previous winner pa natin ng cellphone at cash giveaways. Ito na nga, Instapera Loan App Pilipinas, ang topic natin or ang ating busisihin under Twins Lending Investor. At bagong-bago naman ito na app. Ayon sa loan app na ito, kapag busihin nyo yung mga na-feature nila, meron silang nilagay flexible borrowing option like unlock higher loan limits after the current order completion. Ito na nga yung sinasabi ko kanina na 60,000 pesos na may 6 months loan terms. At nung i-open ko nga yung loan app na ito, abay ang nakalagay lang na naman ay 50,000 pesos yung maximum loan amount or maximum loan amount up to 50,000 pesos. At first audit process, isang valid ID lang din yung requirements nga para makautang dito. At 99% success yung nakalagay dyan. Papagaling nga natin yung apply now sa Imo with Other Loan App or sa mga nagawa natin ng ating honest review na kailangan nating mag-input ng isang valid mobile number. At meron na naman tayong matatanggap na one-time password kapag niklik nyo yung get code nga dyan. Kapag nakapag-sign up nga tayo agad-agad, ay ito yung mga IDs daw na tinatanggap ng loan app na ito or yung kailangan nating isubmit para nga makapag-proceed tayo na umutang. Pwede yung driver's license, PRC, SSS, passport, yung postal ID, yung UMID, teen voters, national ID, pag-ibig, and health card ID. At agad-agad nga, kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. Ayan, to ensure that the loan is operated by you, the platform needs you to verify your identity. Okay, after nun, kailangan nating masagutan nga yung identity information, yung education, yung marital status, yung number of credit cards, email address, gender, at residential address. Next, yung work information. Kung saan ka nga ba nagtatrabaho, company phone number, yung work experience, at yung monthly salary, or magkano nga ba yung sahod nyo. At next nga ay yung emergency contact. Last ay yung withdrawal info. Kailangan nyo ilagay dito kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede nga sa e-wallets or via bank. Pero GCash pa rin talaga yung lagi kong pinipili kapag nga sinusubukan natin na umutang sa mga ganitong pautangan online. Pagka-submit ko nga na aking loan application, eto na agad-agad yung makikita natin. Loan confirmation, ang pwede ko daw mahiram ay 4,000 pesos lang. At kung makita niya dyan, merong nagka-countdown, within the specified time, the loan amount will increase by a few moments later. Loan confirmation, 4,000 pesos nga lang daw yung pwede kong mautang. Meron itong zero interest. Kaya lang nga doon sa 4,000 pesos, meron agad-agad service fee na 1,520 pesos. Kaya doon sa 4,000 nga, ang matatanggap ko lang ay 2,480 pesos. Diba? Napakalaki agad-agad yung kinaltas nila kasi nga 4,000 pesos. Ang matatanggap lang ay 2,480 pesos. Meron nga daw itong repayment schedule na 2 installment. Nag-apply tayo ng February 12. Then, ang first payment ko ay sa February 17, 2024 na kung saan kailangan kong bayaran yung 3,960 pesos. At meron nga itong second period sa June 11, 2024 na kailangan ko daw magbayad ng 40 pesos. Pero kung tutusin mga beses, dito pa lang sa first payment natin,
na sa February 17 na kung saan kailangan nating magbayad ng 3,960 ay halos bayad na po yung inutang natin. Kaya lang sila nag-iwan ng 40 pesos at ginawang sa June 11, 2024 nga daw para masabi na mahaba yung binigay nila na payment terms, di ba? Pero hindi po yan totoo. Kasi nga dito pa lang sa first payment natin na within 7 days ay kailangan mong bayaran yung halos buo ng inutang mo. At malaki pa nga ito kasi, di ba, 4,000 yung naaprubahan. Kaya lang ang matatanggap mo ay 2,480 kasi nga meron silang kinaltas na service fee na 1,520. At ang kailangan ngang bayaran within 7 days ay 3,960. Kaya isang pautangan online na naman na napakalaki yung service fee, napaka short term lang kasi nga within 7 days. Kaya nga hindi ko na naman ito nire-recommend sa inyo. Pero syempre, decision nyo pa rin yan kung gusto nyong umutang dito kahit napanood nyo nga yung buong video natin. Pero kung ako talaga yung tatanungin nyo ay please lang, wag yan ang subukan. At kung meron sa inyo yung nakautang na dito at may mga na-experience kayo, either maganda man or hindi, sana po ay comment nyo yan para mabasa ng mga iba at mabigyan nga natin sila ng babala. Okay? Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung ating video at wag nyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye! If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.